welcome back po mga kaduwit. Sa video na to ay i-share ko sa inyo yung locations no ng ating mga sensors and actuators dito sa ating Suzuki Raider J115. FI no, fuel injected na siya. So, when pag sinabi nating sensors, ito yung mga input signals na pumapasok dito sa ating ECM. So, yung ating control module no tumatanggap ng mga input signals. So, halimbawa ng input signals ay yung temperature sensor ng ating makina, yung ating throttle position sensor, yung manifold absolute pressure, at saka yung level gauge. Ayan. So, yun yung mga halimbawa ng mga input signals or mga sensors. Yung actuators naman ay ito yung mga device na tumatanggap ng output signal na galing dito sa ating ECM. Ang halimbawa dito is yung fuel injector natin, yung ating fuel pump, and then ano pa ba? So yung ating ano, yung ating ignition coil. So yun yung mga halimbawa na tumatanggap ng signal, output signal na nanggagaling dito sa ating ECM. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Unahin natin dito no sa ating ito yung fuel pump natin. Assembly, fuel pump assembly, kasi nandito na yung ating fuel gauge at saka yung fuel pump mismo. So yung fuel gauge is yung level ng ating gasolina dito sa ating tanke, yun yung input signal na pumapasok dito sa ating ECM. Yan. And then yung output signal is yung pinaka yung motor ng pump. So yung pinaka pump mismo. So dito naman guys, ito naman yung ating gear indicator. Ito, ito siya. Ayan. So meron siyang 5 wires. Ayan. Pero dalawa lang yung pumunta doon sa ating panel. Ito lang yung ano, top at saka neutral. Ayan. So ito yung sa ating gear. Top and neutral. Then ito naman yung sa ating stator. Ito. So merong wire dito. So, apat siya. Yung isa, pulser. Yung isa naman, yun yung nag-charge. Nagsusupply nung voltage doon sa ating battery. Ayan. So, isang pulser at saka isang yung tinatawag nilang magneto, no? Ayan. And then, siya yung nagbibigay signal doon sa ating ignition coil. So, papasok siya doon sa ating ECM. And then, siya yung nagko-control doon sa ating ato, ignition coil. Tapos, yung isang line, ito naman yung nagsusupply ng voltahe or kuryente doon sa ating battery. So, bago pumunta doon sa ating battery, dadaan muna siya dito sa ating regulator. Kasi ito is AC. Pupunta siya dito, i-convert niya to DC. Ayan. Kasi FI yung ating motor, so battery operated siya, no? Lahat ng mga ilaw natin, lahat yung ECM natin is dun sa battery. So, importante kapag FI yung inyong motor is okay yung inyong battery. Ayan. So, guys, ito naman yung ating ignition coil. So, yung ignition coil, kinokontrol ng ating, ang nagkocontrol niya, ito, ECM. So, yung signal, kinukuha ng ECM dito sa ating pulser. Ayan, dito. So, dun sa tinatawag nilang magneto, no? So, yung timing. So, siya yung nagbibigay signal dito sa ating ECM para i-on-off yung ating ignition coil. Ayan. So, ito yung ating regulator, voltage regulator. Ito naman yung ating flasher relay. Sa signal naman to ng ating ilaw. Yan. So, guys, ulitin ko lang. Ito yung ating flasher relay. And then, ito yung ating fuel injector. Ayan. So, siya yung nagsusupply or nag-spray ng fuel dito sa ating manifold. So, ito yung ating manifold, no? So, kumukuha siya ng signal dito sa ating ECM. Ayan, ECM. So guys, ito naman yung ating TPS assembly or throttle position sensor dito sa ating manifold.
So, yung position ng ating throttle, namo-monitor niya. So, and then, yung ating manifold absolute pressure. So, minomonitor niya yung vacuum dito sa ating manifold, yung pumapasok na hangin. Ayan. So, input signal din to. Itong dalawa na to, pumupunta to dito sa ating ECM. So, nakaka-apekto din to sa buga ng ating fuel injector. Kasi yung ating fuel injector, madami siyang kinoconsider ng mga signals para makontrol niya yung spray ng ating fuel. So, kumukuha siya ng signal sa ating position ng ating throttle and then yung manifold absolute pressure sa ating, dito nga sa ating manifold. Yan. So, dito naman guys, ito naman yung tinatawag ko na temperature sensor ng ating makina. Ayan. So, dalawang gray wire niyan. So, pwede nyong makuha na ng resistance yan. Ayan. So, nagbibigay din yan ng input signal dun sa ating ECM. Pag lean or rich yung ating makina. So, pag mainit yung ating makina dahil nga sa sobrang dami ng hangin na pumapasok sa kanya at konti yung fuel, so nade-detect niya, no? Nade-detect ng ating ECM. And then, ito naman yung ating tensioner para dun sa ating timing chain. Ayan. So, pag medyo maingay, either ang ingay dito banda or ang ingay naman dito banda, yun yung bulb clearance. And then kapag dito naman yung maingay is yung ating tensioner. Ayan. And then guys, ito naman yung ating starter. Ayan. So dito guys, ito yung ating speedometer cable. And then ito yung sa ating push start. Ayan. And then ito yung sa ating ignition switch. Ayan, ito. Ayan. Ayan. So, ito yung ating ignition switch, no?